So gagawin natin ngayon is magpipiting tayo. No? Magpipiting tayo ng main bearing. Itong main bearing nitong F6. So itong isa na sukat ko na, no? Nasukat ko na to. Yan. Kung makikita niyo yung ano. Ayan, yan, yan, yan. May kulay ano siya. Kulay green. No? Kita ba? Yun. Kita ba? So, yan yung ano niya. Clearance niya, yung kulay green. May ano tayo, no? So, dito siya sa 0.0015 yung kulay white. Pag tinapat natin ganyan, yun ang kaparehan niya, no? May lapad. Ano bang magandang angle nito para makita nyo? So ganito lang magano. Ayan, no? Oh, kita nyo, hindi itong green kasi pag dito sa green mas malaki siya, so dito tayo sa puti, yan ang match. Dito naman sobrang lapad naman yung isa. Ayan. So good pa yan, pero pinaka the best is dito yan dapat. Pero dito okay pa yan, good pa yan, ha? So ganoon lang. Last na natin i-clearance is yung isa. Ayan. Yung isang journal na yan ang main. So, sukatin na natin. Tatanggalin lang natin tong luma. Ayan. Para hindi siya kumalso pag naglagay tayo ng ano. Naglagay na tayo ng bearing tsaka motor oil. Kakalso kasi yan pag hindi natin natanggal. So, pag nag-clearance kayo, huwag niyong kalimutan tanggalin. Dali lang matanggalin niya. Diba? Tanggal na. Malinis na. So, ito na lang isa. Yan. Ito pang huli. Punasan lang natin. So, yan. Tanggal niya yung langis. Then, lalagyan natin ng plastic cage. Lagyan natin ng plastic cage, no? So, ganyan siya. Lagyan natin ng plastic cage. Magputol ulit tayo ng isa. Ayan. Kunin na natin yung laman. Ito. Tanggalin natin. Lagyan natin dito. Higit na. Yan lang. Tapos, ito rin isa. Kailangan wala din siyang lubricant. Wala siyang lubricant, no? Para makita natin pag piniga niya kung ano talaga ang clearance niya. So, wala siyang motor oil or kahit anumang basa dyan. Kailangan tuyo siya para makita natin yan, didikit siya doon. Yan. Ganun lang. Kita na natin siya. So, dapat pag nag-clearance kayo ng ganito, iwasan nyo na iikot yung crankshaft, no? Kailangan hindi siya iikot para hindi gagalaw yung ating plastic gauge sa loob. So, ganun lang pag-clearance nyan. Dali lang yan. So, ang torque lang naman ito is 45 foot-pounds. So, ang gagamitin ko na lang is itong dial o yung may pointer, hindi yung torque wrench na, no? Click type, kasi yung click type ko sobrang laki, sobrang haba yun, pang malaki yung makina yun, pang pan truck.
Yung pinakamababa doon is 50 foot pounds. So, hindi siya applicable dito, no. Meron tayong isang torque wrench na mas maiksi sana, yung 18 inches lang. Eh, nasira naman. Na puwersa ko doon sa isang cylinder head ng truck. So, nasira siya. Ayan, sigpitan natin sa tamang torque. Ayan. Sigpitan lang natin siya. Ito torque natin. Pagkatapos natin ay torque, tanggalin ulit natin para masilip natin kung ano ang clearance, no? Ayan. So, tandaan nyo, huwag nyong paikutin tong crankshaft. So, ito torque ko muna. Ayan. Yun, torque na. Yan, pagkatapos na natin i-torque, tanggalin na natin syempre. Yan, counterclockwise naman. Yan, so itong makina nga pala na to, ito yung sa ano, sa service ko. So medyo masama na yun kasi yung ano na yung andar tapos mausok na, kaya yeah, binaba ko na yung makina. So i-upload ko sa susunod yung mga ano nito, yung full video, yung pag-testing ko bago ko kinalas, makikita nyo doon. Ayan, yun na natin. So yun, natanggal na. At dito is medyo malaki na ang clearance. So nandito na siya sa 0.051 na siya. Ayan, kita nyo 0.51 ay mag-focus. Yun. So tolerable pa yun, pwede pa yung clearance na yun. Ganang clearance nya pwede pa. Huwag lang yung wala na talagang mapiga dyan. So yun na, tanggalin ulit natin punasan lang. So tapos natin magpunas, itotork ko na to, no? Itotork ko na siya para hindi na siya ano, kalawangin. Ayan. So ayan pa na, na torque na siya. Ayan, dito ka muna. Ako yung magki-clearance mamaya ng piston ring. Piston ring naman mamaya, ano? Oops. Yan. Oops. So yun, kakasak ko lang ito. So yun na, sasalpak na natin ating crankshaft, no? So pag naglagay kayo ng bearing, huwag nyo kalimutan i-shoot yung ano, butas. Makalimutan nyo na ilagay nyo ito. Okay, hindi naman kayo magkakamaling kasi may guide yan. Pero tip lang sa inyo, no? Kailangan
Ibisaduhin niyo yung paglagay ng bearing. Kasi may mga makina na pag nagkabaliktad kayo, yung para dito sa engine block at nilagay niyo dun sa cap ng main bearing, mayroong ibang bearing na walang butas, plain yung para dun sa cap. Kapag yun ang nailagay nyo dito sa crankshaft, walang dadaanan yung ano, coil na supply papunta sa crankshaft natin. So yari yung pagka nagaganon, sakit sa ulo, no? Walang lubricant yung ano, walang papasok na langit sa ating crankshaft. So baba ulit kayo ng makina nun pagka ganon. Yan lang. Then for oil, inilagay nyo na yung mga bearing, lagay nyo na ng lubrication. Yan yung lubricant for oil. So ginamit kong pang assembly yung ordinary na ano, for oil. Basta malapot yan kaysa synthetic. Then lagyan natin yung ating crankshaft. Gandahan lang paglagay, huwag nyo i-ano, bagsak. Gandahan lang siya. Kasama yung press one siya. So, ayan. Habit na. Kasama yung press one. So, note ha, itong press one siya, pang nagkabit kayo. Kailangan itong may babit side. Ito yung sa crankshaft. Ito yung sa crankshaft na side. Hindi dun sa block. So mamaya magkamali kayo, ano, mabaliktad nyo. Itong buckle yung mapunta dito sa umiikot na part. Baliktad yun. Kailangan yung ano, babit yun ang ano, ilagay. Yan ang ating mga cup. Yan ang ating cup. Yung ating cup may aro yan. So lahat ng aro papunta dun sa number 1. Lahat ng aro. May aro naman yan nakalagay. So yung aro papuntahin dun sa number 1. Dun. O yun dun sa pumunta sa pulley. No? Dun pumunta sa pulley.
3. Sa iyong araw, huwag yung kalimutan. Sabi lang po, pagka may sinusundan kayo, kaya nyo na magbuo ng ano, mag-isa. Ito standard pa rin lahat ng bearing nito. Dito tayo. May pwasa tayo dito. Nag-torque kayo, huwag yung biglain sa side. Kunyari, tulad dito, 45 lang. 20, 40. Ganun lang. Huwag yung biglain, isang side 40 kagad.
atong trash washer. Maliit na maliit. Good na siya, good na.